Attorney. Magandang hapon, Rica and Jackie. Attorney, can you give us ano bang latest update natin sa mga affected areas, of course, in terms dito sa supply ng kuryente? Well, meron akong magandang balita lang, no. Yesterday na energized ng NGCP one day ahead of schedule ang huling na nalalabing mga lugar na walang transmission services dito sa Mindanao. In particular, yung mga probinsya ng Siargao, Siargao del Sur at Siargao del Norte. But I really want to emphasize lang na ito ay restoration ng transmission services. Ang NGCP kasi hindi kami wala kaming customer na consumer level or household level. Ang customer namin mga cooperatives. So kami yung backbone, kami ang main highway at naayos na namin yung papunta sa mga cooperative at distribution utilities dito sa Mindanao. So 100% restored na po at naibalik na ang transmission for the Mindanao affected provinces. Sa okay. Sa Visayas, maganda rin yung balita natin. Halos lahat na po na-energize except for a few areas. In particular, dito sa Negros Oriental, sa Southern Leyte, at sa Bohol. Kung titingnan nyo kasi yung damage ng path ng typhoon, ang Southern Leyte ang pinakamaraming natumbang poste. Out of 800 posts, 300 ang nasa Southern Leyte and 200 ang nasa Bohol. So yung bulto ng damage nandun sa mga lugar na yun talaga. So ma'am, that's good news, no? 100% sa Mindanao, tapos sa Luzon, sa Visayas naman po ma'am, ayun na lang yung nabanggit yung mga areas. Mga ilan na lang po ma'am, ilang percent na lang po kaya to, or ilang paano nyo pa po binibilang population itong areas na to? Well, in terms of transmission, hindi natin nabibilang kasi yung household level tsaka yung consumption, no? Kasi wala nga kami access sa kanila. Right. Hindi lang natin ay yung mga linya ng kuryente na naapektado. At sa 95 na linya ng kuryente na apektado ng kasagsagan ng bagyo, nasa 87% na ang na-restore ng NGCP. Kung tinitingnan rin namin yung tinatawag nilang loading o consumption ng kuryente, nakikita natin na hindi pa, although may mga maraming lugar na nakakakuha na ng transmission services, hindi lahat nagdo-drawdown or nagkukonsumo. So marami pa talagang trabahong kailangan gawin kasi yun nga, napakalakas ng storm. Kung ang NGCP na backbone kami, 800 ang nakuha naming, ang napinsala sa aming mga poste, lalo na po siguro yung mga kooperatiba na ang mga linya nila mas maliit kesa sa amin. So ma'am, lilinawin lang natin na yung naayos po ng NGCP, of course, as you mentioned, yung transmission, especially in Mindanao na 100% at dapat nakaka-supply na kayo ng kuryente sa mga co-ops. Pero ang sabihin natin yung problema na lang is on the co-op level, kung maayos na ba ang kanilang system. Tama po ba yun, ma'am? Yes, opo. At kami na naiintindihan namin na napakalaki ng trabaho. Kami mismo, higit 1,100 line personnel na ang on the ground to help with this restoration. At talagang pinipilit ni NGCP na masuplayan kaagad ito mga kooperatiba to kasi as soon as ready sila, pwede na silang kumuha ng kuryente. Pero yun nga, ang dami rin nilang tinamong damage, no? Nitong napakalakas na bagyong ito. Ma'am, ano po ba tayong... Meron pa ba tayo ma'am idea kung anong mga co-ops pa yung medyo may problema pa na although may nakukuha na silang supply ng kuryente from NGCP, hindi pa talaga sila makapagbigay ng kuryente sa mga households. Meron na po ba tayong information on anong areas po ito ma'am? Well, dun sa dito sa Visayas natitira na nga lang is Negros Oriental. So Noreco 1, wala pa tayong partial lang, bahagya lang yung transmission services for Noreco 1. Noreco 2 for North Negros Oriental, full restoration na yan. Sa Southern Leyte naman, ang mga kooperatiba ng Soleco, yan po partial rin. So may bahagya pero hindi lahat ng feeders namin o substations gumagana para mabigyan sila ng serbisyo. For Bohol, right now, meron na po kaming na-restore na transmission services sa Boheco 1 at sa BLCI. Yan po yung nagseserbisyo sa Tagbilaran.
Pero yun nga, ang problema po naman sa Bohol, although meron tayong partial transmission services, wala naman pong dumadaloy na kuryente. At sila ay nakasalalay po sa bulk power nila dito sa connection nila papuntang Leyte. At yan po yung medyo matatagalan tayo ng pag-restore. So for the rest of Bohol, kumbaga nakikipag-ugnayan po kami sa mga kooperatiba in the island at tinatiming ho natin, no? Kasi sa totoo lang, pagkatapos ng restoration sa ibang islands, pagpapahingahin lang ho namin ng siguro isang araw yung mga linemen namin na dalawang linggo na hong walang tigil. Tsaka ho sila pupunta ngayon at mag-augment at tutulong dun sa mga nalalabing lugar, no? So bibigyan lang ho natin ng konting pahinga lang ho, isang araw lang, bago sila lumarga dun sa ibang mga lugar, no? So ang ginagawa ho namin para hindi naman masyadong ma-strain yung mga tao, tinatimingan na ho namin yung pag-restore sa the rest of Bohol kasama po yung kooperatiba. Kasi yun po talaga yung medyo challenging, lalo na yung papunta po sa Leyte. Attorney, yun pong na-mention ninyo, no, at nasabi nyo rin po na meron kayong pakikipag-usap doon sa mga co-op, doon sa linya nila kung nakapag-transmit na rin sila or what. Ang NGCP po ba ay tutulong din sa kanila when it comes to restoration, at least on the manpower part, bilang hindi naman po sila singlaki ng NGCP? Normally po, no, kasama yan sa programa namin na pag natapos na yung aming gawaing sarili at meron pa po kaming resources na maibibigay, kami po ay nagpapahiram ng tao, pwede po ng poste kung meron pong spare na maibabahagi kami. Kasama po talaga yan sa aming pakikisama. Pero ang alam ko po, ang mga kooperatiba at mga distribution utilities, nagtutulungan din po yan. Dito po sa panahon ng ganitong kalamidad, lumalabas yung bayanihan spirit talaga ng mga Pilipino. Ang mga ibang kooperatiba at mga distribution utilities mula sa ibang bahagi ng bansa na hindi po apektado nitong bagyo ay nagpapadala rin po ng kanilang mga line personnel para tumulong dun sa mga medyo malaki ho ang damage. Alam ko ang Meralco ho nagpadala at iba pang mga kooperatiba na galing sa Luzon. Kami rin po, meron kaming linemen na galing sa South Luzon region namin pati sa ibang mga bahagi ng Mindanao. Tumutulong po lahat 'yan. And of course, no, bahagi po talaga ng programa ng NGCP, tumutulong ho kami doon sa mga nasalanta, nagpadala na ho kami ng food packs at ibang tulong. Meron po kaming sineset up na mga soup kitchens and yung iba po ang hinihingi nila more than food and relief are really building materials kasi daw talagang dapang-dapa yung mga tirahan at mga istruktura sa ibang island. So kami po ay nagpaparating ng tulong sa aming mga host communities at na nasalanta po nitong bagyo. Mm-hmm. Ma'am, doon po sa mga lugar na hindi pa po yung nasabi po ninyo sa Visayas, no, hindi pa po tayo 100% operational, may mga kinakailangan po ba tayo na parang idadivert muna natin para makakuha sila ng power on some areas? Yung sa Bohol po yung medyo tricky nga because they rely on the bulk power supply from Leyte. So ang nagiging strategy dyan para maski partial magkaroon ng serbisyo within the island of Bohol is what they call islanding operation. So merong mga maliliit na power plants sa loob ng Bohol at yun ang pinaprioritize nating maayos at makonekta dun sa backbone for Bohol para kahit papano yung nagagawa nilang kuryente dumaloy po dun sa mga linya within Bohol. Although hindi po sapat yung ginagawang kuryente nitong mga power plants, yun po yung at least kahit a few hours a day merong umiikot. Gusto ko lang pong I'll take the opportunity na magsabi na itong ang NGCP po kasi bukod sa operations and maintenance ng existing lines natin, kami rin ho ang nag-build ng mga meron ho kaming mga proyekto for infrastructure ng transmission, no. So in particular for Bohol po, meron kaming proyekto na tinatawag na ikokonekta sila sana sa Cebu. And that would have provided an alternative route apart. So hindi lang po sila sa Cebu nakasalalay. So hinihingi ko po yung suporta ng lahat ng mga nakikinig, mga LGUs at ng mga ahensya ng gobyerno na suportahan po yung mga proyekto ng NGCP for looping and parang for resiliency ng grid. Meron din po kaming proyekto na minsan syempre po, no, pag dumaan po kasi ang NGCP, malaking perwisyo sa mga komunidad at na
marami ho kaming kukunin na lupa, pero yun po naman ay makakatulong sa integridad ng sistemang pantransmisyon. At sa mga ganitong panahon, makakatulong po yan sa mabilisang pagbalik ng transmission services. So yun po. Ma'am, doon po sa mga nabanggit niyo na meron pang ilang areas no na hindi pa operational, may timeline po ba tayo, ma'am? I would assume hindi po before New Year, no? Kasi siyempre medyo matagal nga nabanggit niyo po. Pero may timeline po ba tayo, how many weeks po ba or months po ba kaya ito? For Southern Leyte po and Negros, yung nabanggit ko mga operatiba kanina, ang target po natin bago mag New Year, so January okay, to December okay. 31 po, maibalik yung servisyo dun sa mga nalalabing lugar. Dito naman po sa Bohol, ang target namin is magkaroon ng islanding o yung pinaliwanag ko po kanina, bago mag December 31 po. No? For yung interconnection mula Bohol hanggang papuntang Leyte, yun po eh, tinatiming ho namin kasama yung ibang mga kooperatiba para ho ma-maximize yung aming mga facilities. Another thing po that gusto ko ring kumbaga manawagan, no, yung gusto ko na ang sana pong mangyari is tama po yung pagpaplano natin, hindi lang po sa transmission, kundi po rin sa supply ng kuryente. Kasi po kailangan natin tandaan na ang para makarating sa mga consumers or household level ng kuryente, kailangan may supply, may highway at may distribution. Isa lang po ang hindi sapat dyan, hindi po makakarating sa lahat ng nangangailangan. So dapat po bukod sa tingnan natin kung paano palakasin yung backbone o yung dinadaanan, itong ginagawa ni NGCP, dapat po meron tayong proper generation planning na ang aim po niyan is bawat lugar meron po silang alternatives, alternative sources. Kasi kagaya po ng Samar, hindi po siya masyado apektado pero matagal-tagal rin ho bago na ibalik ang serbisyo sa kanila kasi sila po ay nakasalalay sa Leyte din. Pero wala po malalaking planta sa Samar. So hindi po natin makabitan ng malalaking ng kumbaga sariling sistema yon kasi wala pong planta doon. Madalas po kasi nagkukumpulan ng mga planta. So sana po yun ang isang dapat isipin ng ating mga ahensya ng gobyerno na bukod sa transmission po ang ayusin, dapat po buong sistema tingnan, both the supply, transmission at distribution po. Para po talagang yung resiliency buong-buo at hindi lang po sa isang sektor ng industriya. So ma'am, medyo ano to, no? Ito na yung mga long-term dreams natin para sa mas efficient na electrical power system dito sa bansa. Yes, opo. Pero yun nga, kaya ako binring up yan kasi taon-taon namang nating nakikita yan. So nakikita ni NGCP na oo, gagawa namin ng paraan para mapatibay yung sistema. Pero hindi lang kami ang may solusyon. Dapat tulong-tulong po lahat ng area ng industriya. Para talaga, alam naman natin, 20 or more typhoons a year ang dadaan sa Pilipinas. So dapat mas broader in scope and mas long-term ang tinitingnan nating mga solusyon. At saka ma'am, balikan lang din natin yung sa may typhoon affected areas. So far ma'am, ano po ba yung nakikita nating talagang problema ng mga co-ops? Bakit yung ilang areas hindi pa nila na-bring up yung supply ng kuryente? Is it sira po talaga yung ano ba machines nila or kulang sa personnel o yung mga marami talagang poste talaga ang natumba? O lahat po ito ma'am ay nakita niyo? To be honest, ako ang gauge ko po is iniisip ko yung challenges namin, i-amplify mo. Yun din po siguro ang magiging problema na lang. Ang mga na-encuentro naming hadlang sa mabilisang pag-restore nitong mga transmission facilities unang-una nung mga unang araw ng bagyo, mahirap po ang communication. And of course, you know, the system has to be balanced and very well coordinated. So communication gaps were very ano difficult po, no, yung hindi namin ma-coordinate yung resources, etc. Pangalawa, of course, yung continued bad weather. Normally po hindi pa lumalabas ng PAR, Philippine Area of Responsibility, ang bagyo, lumalarga na ho yung mga helicopter namin para tingnan po kung ano yung lawak ng
naging damage. Opo. Mm-hmm. Pero hindi ho kami nakapag-umpisa kaagad. The storm hit December 16. I think we started in earnest December 18 at December 20 pa po, 4 days after natapos yung assessment. So I'm almost sure it's the weather, yung continued difficult weather plays a big role in hampering restoration, not just for NGCP but also for the cooperatives. Kasi sa ngayon po, nagkaroon tayo ng ilang maaraw na malakas ang araw, pero sa ngayon po meron rin tayo mga umpaulan-ulan sa mga lugar na nasalanta, no? So yun tama, po syempre, no, safety first and of course access to these areas. Marami ho kaming mga tore na nasa bulubundukin in areas hindi naman malapit sa road, hindi accessible, and even the roads po medyo maraming nakabalandra. And finally, ang pinakamalaki po ay yung fuel, problem with the fuel, no? Technically the supply should be there, but on the ground wala pong mahanap na fuel. And pag ganitong time, kami rin ho nangangailangan kami ng krudo to run our boom trucks, to run our line trucks. Yung substation ho namin, naka-generator nung panahong kasagsagan ng damage. Pati ho yung mga helicopter namin na very crucial sa restoration and damage assessment, hindi ho namin na-maximize. Yung nasa Ormoco, hindi ho makalarga ng husto kasi wala akong krudo. So those are the things that should really be looked in. Hello, hello. Ayun, parang nawala yata si Mama Rica. Nag-freeze yata si Ma'am. Pero but that's good. What attorney said, no, 100% ng Mindanao, 87% on Visayas. We're just waiting dun sa updates ng mga co-op kung kumusta na ba on their end, kasi ang NGCP ay nakakapagbalik na back to full power on some correct, areas. Correct. At least, yun na lang mga co-op natin. Ang problema na lang dun, Rica, no, kasi on the co-op level, doon yung medyo mas, I would assume na mas nahihirapan sila kasi sila mismo yung sa site, sila talaga yung nawalan ng, kumbaga nabuwal talaga yung mga poste, nasira yung mga machines at iba pang mga equipment nila. At syempre, kulang din yung personnel. Dahil yung personnel mismo nila, apektado rin ng bagyo doon sa mga local sites. Kaya talagang, although magandang balita na may okay na yung transmission mostly ng NGCP o supply ng kuryente, eh yung sa level naman ng co-ops, itong kailangan na pag-check natin at matulungan din sana ng iba't ibang ahensya ng gobyerno o ng iba't ibang organisasyon para bumalik na sa normal ang supply ng kuryente. At magandang balita rin, no, yung sinabi ni attorney kanina na before the year ends or by December 31, uunti-unti na rin aayusin yung ilang transmission problems sa may Visayas area naman. I think kabilang na doon yung Negros Oriental. Meron lang isang area na medyo mahirap daw, pero susubukan nila before New Year. Pero yun nga, ang problema on the co-op level, okay yung supply ng transmission ng NGCP, pero kung hindi pa maayos yung sa co-op mismo, yun lang siguro medyo matatagalan pa ng konti yung tuluyang pagbalik na sa normal ng supply ng kuryente sa mga bahay at sa mga commercial establishments dito sa mga naapektuhan ng bagyo, Rica. Tama ka dyan, partner. Kasama ulit natin si attorney ngayon. If you can give us, ano na lang po, kahit something that we can look forward to as the year is gonna end dito po sa mga affected ng kuryente at supply ng kuryente dito nga po sa nangyari kay Odette. So hopefully po, no, by the end of the year, at the very least, yung mga natitirang lugar, mabigyan natin ng transmission services, and NGCP will do everything it can to meet those targets ng December 31. So yung mga customer po ng Noreco, ng Soleco at ng mga kooperatiba sa Bohol, maasahan nyo ho na wala pa hong tigil ang mga tao ng NGCP, at gagawan ho namin ng lahat ng aming makakaya para maibalik po ang transmission sa inyo. At asahan nyo rin po na kami ay handang tumulong sa inyo beyond transmission. Yan po, magpaparating po kami ng konting tulong para sana po maibsan ng konti ang mga dinadaanan nyo ngayon po.
So ma'am, maraming salamat po, Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines. So ma'am, saludo rin po kami sa mga linemen na alam mo, nakikita ko sa mga pictures, ma'am, no, nagva-viral minsan yung mga bayaning ang tawag sa kanila, na nakikita ko doon sila sa taas talaga ng mga sa poste na inaayos talaga. At sana hindi na maulit. Alam ko may nasawi yata nitong nakalipas na linggo. So saludo po kami sa mga linemen, ma'am, sa NGCP at sa lahat ng mga co-ops ng dito sa ating bansa. Kaya ma'am, maraming salamat po sa update. Thank you, Jackie, for that, ha, because I really gusto ko po talagang makarating sa aming mga line personnel na marami naman pong nag-appreciate because naintindihan namin yung hirap on the ground. Marami hong minsan nagko-complain, maraming nasasabi. Pero kaya nakakatabaho ng puso pag merong nagre-recognize ng efforts ng aming line personnel. Pati yung support staff po namin, kasi even those naka-office sila, wala sa field, 13 days na po wala kaming pahinga. Walang Pasko, walang New Year, handa po kami, hindi po kami tumitigil. Nagpapasko po sila sa putik, sa ulan, uncomfortable area. So thank you po for recognizing that. Thank you, ma'am. At syempre, ang ano doon, ma'am, sila din mismo kasi nasa lantarin ng bagyo, at least most of them. And yet, uunahin din syempre nila yung kumbaga tungkulin nila na maibalik ang supply ng critical. Maraming salamat po sa mga line personnel at pati na rin sa mga office staff ng NGCP at sa lahat ng co-op sa Pilipinas, at lalo na sa mga doon sa areas na affected ng Typhoon Odette. At sa'yo rin, ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay ng update dito sa amin sa Teleradyo. Thank you, ma'am, and Happy New Year po. Thank you and Happy New Year. Thank you, Attorney.